Magandang araw sa inyo mga kagwaps, mga kalapatids. Ako si Ryan Bautista ng Saragosa at ang Talpak Brothers ng Saragosa. At kilala rin ako bilang si Gwaps TV Official. So hali kayo mga kalapatids, dalawin natin itong aking muntinglog. Let's go! Bali ito kasi, Tol, itong loft na to actually galing din to kay Punong Ministro. Ah. So pinadala niya sa atin dito kasi nung time na medyo dumadami ibon natin, nagpadala siya ng stock dito. Kaya yun, medyo nainganyo tayo talaga magdagdag ng ibon. Ano? So ito, Tol, itong part na to, ito yung mga kak natin. Ayun. So kaya medyo marami siya ngayon kasi yung nakaraang breeding season natin, naka-break na silang lahat. Ayun, so, aso bali nandiyan na yung mga nagamit na. Yeah, oo, medyo kuwan na, medyo madami na talaga sila ngayon. Kaya talagang medyo crowded sila ngayon. And then, dito naman sa part na to, ito yung mga hen natin. Ayan. So, itong mga hen natin na to, actually, pag nag-hen ako, medyo konti lang. Hindi siya katulad ng kak na medyo marami. Marami. Oo, so, yung mga kak ko, ayun, medyo marami kong kinuha talaga. Nag-acquire ako sa iba't ibang champion. And then meron pang mga kaibigan na nagpapadala dito sa atin. Oh. So katulad kayong yung Brothers Combined Loop, so nagpadala sila dito, susubukan natin yung linyada nila. Almost kak talaga yung one, yung madami ko. Madami. So dito sa mga hen ko, ito namang mga hen na to. Ito na yung mga one, yung mga kinuha ko talaga na sa pinanggalingan is yung dugo nila, nag-champion, and then yung mga direct na naging finisher na tapos nag-check ako ng history. Magaganda yung mga naging lipat naging background nila. Kaya ayun, Tol. So mapapansin nyo talagang mas marami yung kak ko kaysa dito sa hen. So hindi tayo kasi ngayon, Tol, makapagpalaki pa ng kuwan ng istakan natin kasi di ba nagpaayos tayo ng kaunti sa loft natin. So yung budget napunta doon. So lagi rin naman sinasabi sa akin ni Bro Gerson, shoutout nga pala Bro Gerson. So nagkakakwentuhan kami, mas sinasabi ko rin sa kanya na siguro mas pipiliin ko muna na mag-invest ako sa ibon muna talaga kaysa sa magagandang loop, mahal na materialis ng loop. So para pagdating ng panahon siguro na suswertehin tayo, makadali ng medyo malapit sa overallan, saka makaipon o saka tayo unti-unting magpapaganda ng loop. So bali nga ito si Tol Ryan, kaka-overall lang ano. Actually, ngayon yung sumunod na season na ulit ng winter. Last season ng winter, medyo maganda yung naging lipara natin doon. So sa mga kaibigan ko na tumulong sa akin doon, ayan, kayong dalawa, kasama nila Boss B at yung ibang kaibigan pa natin. Actually, ako talaga, ito, tututo mga kalapatids para sa akin lang. Bilang hindi ganun katagal sa pagkakalapate, mas na-realize ko na mas magandang maging kaibigan yung medyo malayo kaysa sa mga puncher na malapit sa akin. Ayun. So napagdaanan ko kasi na may mga puncher na malapit dito tapos pagdating ng panahon na medyo hindi na kayo nagkakausap, nagkakaroon ba ng mga issue ba issue, na kwan? Kaya sabi ko dun kay Bro Gerson na bro, mas maganda pa kayo na lang yung mga kausap ko kaysa kwan. So yun, na-realize ko lang din. Kaya sa isa pa sa mga kalapatids natin pala na magsisimula, ito mahalaga to, na magsisimula sa pagkakalapate, lagi po naming pinapaalala po sa inyo, lalo na po kung papasok kayo sa club race, na kung mag-iibon po kayo, dumirect na po agad kayo sa mga nagcha-champion po dyan mismo sa lugar po ninyo. So yan talaga ang kwan, yan talaga ang natutunan ko. Kasi ako nung una, sa house to house bro, yan talaga, mahirap talaga kaming talunin sa house to house. Kasi yan talaga ang linya ni Kuya Gwaps TV Official. Money game, pagalingan ng diskarte, Tol. So, pagpasok ko ng club, ayan na, dyan na ako nakuan, dyan na ako na basyo, kumbaga. Doon ko na nalaman kung ano yung tinatawag nila na gulong. So, kasi yung gamit ko nung first kong nagkarera, puros mga pang house to house. Ayun. So, bali, hirap sa duluhan, kumbaga ganun. Sa bilis talaga, Tol, sa pooling, talagang maaasahan mo sa pooling, kahit na papano, makakakuha ka sa pooling. Pero habang tumatagal, aabot ka ng second lap, third lap, yung ibon mo na pang house to house na hindi mo alam yung baseline, yung linyada, kung saan siya galing, hindi siya nawawala, pero nagka-cut off. Diretso na siya ng cut off. Kaya sabi sa akin nila, so boss, nalilate na ano? Yun talaga, Tol. Talagang kwento, talagang proven and tested na talaga ako mismo bilang isang street racer. Nung lumipat kami ng club race, talagang hindi natin pwedeng sabihin na yung gamit natin sa
sa house-to-house ng mga kalapati, eh gagamitin natin hanggang duluhan. Lalong-lalo na sa south natin, ang layo. Umaabot tayo ng Tacloban, umaabot tayo ng Catbalogan. Ay, yung mga kalapati namin, liparan lang, 15 minutes, pinakamalayo. Di ba? So, ito hanggang Kabanatuan, yan, 15 minutes ng liparan. So, pag nilipat mo sila ng medyo malayo, umabot sila kahit 50 kilometers lang, medyo hirap na hirap talaga. Na talaga. Oh, hirap na. Kaya yun, nagtanong ako sa mga veterano, sa mga matagal nang nag-iibon, sa inyo, sa'yo, nagtanong din ako bilang nag-champion na dun sa lugar ninyo. So, unti-unti, natutunan ko kung paano ba yung dapat kong gawin para makakuan, para makasabay sa mga malalakas. So, nga pala, mga kagwaps, mga kalapatids. So, eto, silipin nyo yung kaunting brideran ko. So, sa mga kalapatids natin dyan, na wala pang kakayahan na bumili ng mga Nobel cage, Taiwan cage. So, tingnan nyo po itong brideran ko. Medyo marumi pa siya sa ngayon kasi hindi pa namin ulit nalilinis. Pero tingnan nyo na lang yung setup, mga kalapatids. Ayun, so, bali simpleng-simple lang, ano, tol. So, ito, tol, talagang kuwan lang ako. Ito lang talaga, simulat sa pool, ito lang ang gamit ko. Double cage. Puro double cage lang sila. Pero, dapat dati pa, eto nga, dito, tol, pumapasok yung kuwan eh. Mamimili ka kung ano ba yung uunahin mo eh. Kung yung kalapati ba, o yung mga gamit ng sa kalapati. So, kung ito, siguro pagka pinagsama-sama mo yung presyo lahat ng cage dito, makakabili na talaga ako ng isang quality na ibon. Na ibon. So, yun, sabi ko nga, ano ba ambal, magke-cage ba tayo? Kasi bala ko nung nakaraan, tol, bibili ako ng dalawa na Noble cage. So, sabi kong ganun, sa kapatid ko, ano, bibili na ba tayo? Sabi niya, kuya, meron naman tayo dyang mga cage. Yun na lang muna ulit yung gamitin natin. Tapos, focus na lang natin yung budget natin para sa mga kalapating ililipad natin. Ayun, so, which is tama. Ganun tama. Kataba din yung utak nung kapatid ko. Kaya nagkakasundo kami sa pagkakalapati talaga. Lagi kong iniisip talaga. Nagdadalawang isip ako kung bibili ba ako ng gamit na pangkalapate o bibili ko ng mismo kalapate. Ganun ako lagi tol eh. So alam nyo rin naman siguro yun kasi talagang nag-o-open up ako sa inyo ni Bro Gerson kung paano ba. At sa pagdating ng derby, nagtatanong din ako sa inyo kung ano yung style, kung paano ba yung mga ginagawa ninyo bilang nag-champion na. So kumbaga lahat ng mga nakukuha ko sa inyo, pinagsasama-sama ko lang. So, nandiyan sila po. Magagandang ano lang, ano? Lahat ng positive na alam positive, ko na talagang ikakaganda. Kasi tama. Hindi naman masama na mag-absorb tayo ng ginagawa ng mga champion. Kasi totoo. Champion sila eh. Diba? Sabi nga nila, kung gusto mong mag-champion, doon ka makinig sa champion. So, yun. Kasi kung gusto mong mag-champion, tapos makikinig ka lang din sa newbie na kagaya mo, na nag-aaral pa lang din, so medyo magugulo kayong dalawa. Parang suntok sa buwan. Ano? Para talagang, Juan, kumbaga, malayo sa swerte, sabi nga ni Boss B. Kaya ako, nung natutunan ko yan, nung medyo bumitaw muna tayo sa street race and then nag-club race tayo, so almost lahat ng champion talaga. Pag nakausap ko, lagi kong tinatanong, sir, paano mong napapalakas yung ibon mo? So, lagi nilang sinasabi sa akin, mag-start ka sa breeding. Hindi lang pag nagkalapati ka, ang laban natin is yung sa derby lang, sa liparan. So, sabi nga din nila, breeding is gold. And racing is silver na lang. So, talagang para sa akin, kahit makikita nyo na ganito lang yung breederan ko, pagdating sa mga binibigay natin sa mga kalapati natin, talagang hindi tayo nagtitipid, especially sa breeding. Kasi, dyan tayo magpapalabas ng malakas na young bird. Yes, tama, tol. So, yan. Quality is must talaga. Kumakikita yung mga kalapati. So, piling-pili, no, tol? Tol, ito, piling-pili. Tapos, may nadagdag pa ako na mga kalapatids. Ang layo ng mga kaibigan ko na to from Laguna, pero meron sila talaga na binigay sa akin. So, tatlong ibon yun. Susubukan natin next season. Ipinahinga ko lang ngayon. So maraming salamat sa Brothers Combine Lope. Ayun. So mga kalapatids, ito pa ganda ha. Sa mga kalapatids natin dito, na mga gustong magkaroon ng mga linyada. So itong mga ganitong vlogger yung kailangan nating suportahan. Ayun. Hindi natin kailangan sumuporta sa mga vlogger na kumbaga, kailangan na may kapalit na malaki. Ano yung ibig ko sabihin? Kailangan pa na bumili. Ganyan. So, dito, kila Bro Gerson, hindi ako nanghingi sa kanila. Hindi ako nanghingi, bro. Parehas kaming vlogger, ha? Parehas kaming vlogger. Actually, mas madami akong subscribers sa kanila. Pero never kaming nag-usap about sa mga presyuhan ng kalapate. So, sila na mismo yung nagsabi sa akin na, oy, tol,
punta kami diyan sa inyo, magdala kami ng ibon na pwedeng makatulong sa inyo. So, ganito dapat yung mga sinusuportahan nating mga vlogger. Yes, so, nga pala ito tol, pakita ko pala sa iyo. So, kung mapapansin mo to, may padlock. Ito medyo kwan siya, medyo talagang sinecure ng kapatid ko. Although wala namang gumagawa ng mga ganun sa amin, wala namang mga malalaking pusa na may kamay dito sa amin. So, sinecure niya pa rin. So, ito kasi etong linyada ko na to. Bali, kapatid na to nung nag-champion ko, si Mr. Paquito. Ah, okay. Kaya, nandito siya. Bali, meron ako kasi tol na isang season sa CL, sa pinakamalaking club dito sa amin. Meron ako isang kalapate na bata na inilabang ko. So, umabot siya ng dulo, tol. Kung maaalala mo, si Mistahe, tawagin ko. Ngayon, si Mistahe, complete locking siya, hanggang piplap. And then, Tugigaraw, nag-rank number 25 siya. Sa batang, ano pa, bata, bata pa? Basta siya, tol. Kasi nirace ko siya kung hindi ko makakalimutan, ha, parang 3.5. 3 months at kalahati. Babago pa naglulugon, ano? Oo, bago pa lang. Nung kinarga ko siya, nagulat ako dun sa ibon. Actually, sa isang club siya. Uh-oh. And then, kinarga ko siya sa isang club. First lap namin, nag-cut off siya. Ayun. So, sumunod na linggo, nag-first lap naman yung kabilang club, dun ko siya sinali. And then, dun siya nag-complete, kumbaga, hanggang piplap, nag-complete locking siya. Ayun. And then, yung piplap niya, which is Tugigaraw, nag-rank number 25 siya. Galing, ano? So, sabi ko dito sa ibon na to, may malakas. Uh-oh. And then, kaso nga lang, nagkaroon ako ng one problema nung last one niya, yun yung nandun sa vlog ko na nag-going light siya. Ah, nag-going light siya, tapos na-recover ko siya, pinilit ko siyang recover kasi nakakuan siya eh, nakakontender eh, kahit papano, bearing siya, kumbaga. Uh-oh. So, sa ating mga fansher, pagka ganun na... Hanggat kaya pang habulin. Hanggat kaya pa, di ba? So, yung nangyari sa'yo, kinukwento mo, na kahit na naubusan ng buntot sa hirap, na leading din. Tapos, contender. Automatic, contender, ikukwan din natin, di ba? Ikakarga natin. So, ganun yung ginawa ko. Nahabol ko yung recovery sa kanya, although kargado na talaga ng gamot. Hmm. Kinarga ko siya. Pero nakakabilib yung kalapati, tol, kasi nag-cut off yung kalapati ko, going light, pero umuwi siya after cut off, 20 minutes lang ang late niya. Sayang, ano? Sayang. Kaya nga sabi ko, nung andito kami nung time na yun, ang daming tao dito nung nag-aabang ng kalapati ko kasi talagang maganda yung pesto niya rin. So, ito yung magulang nun, andito, kinuha ko. Kaya sila yung nandito pinag-pair sila. Pinag-pair mo na. Oo, pinag-pair ko. Bali, ang pairing ko na to, kapatid ni Paquito na nag-overall champion ko, and then nanay naman ni Tahe. Ayun. Na isa sa mga nakitaan ko na pinakamalakas na naging flyer ko. Ayun. Kaya ito. So, ito talaga, titingnan namin kung ano magiging kwan nito. So, bali, talagang ikot lang din. Ano? Ikot lang ng dugo. Kasi, di ba, katulad si Night Flyer, ang sabi mo sa akin, magaling sila, magaling yung mga lahi niya kapag konektado na yung dugo. Diba? So, ganun din kami. Actually, inbreed nilalaro namin eh. Mas inbreed. Marami. Oo, tol. Mas marami talaga. Tapos, dito naman, dito sa part natin na to, nakapadlock din siya actually. So, itong one na to, ito mismo yung nestmate naman ni Paquito. Ah, ito. Yung lagi kong pinapakita sa video ko na maliit yung ilong. Ito. Ayan, siya yan. Kamukhang-kamukha niya. Kamukhang-kamukha, ano? Hand version, ano? Hand version ni Paquito. So, ito naman, itong checkered na to, kaya nagustuhan ko siya. Yung second overall champion natin ng South ngayon, kadugo niya. Oh. Bali, ang bloodline nila ngayon, pareha silang Vandenbroek. Ayun. So, kaya, naka-line breed, oh. Naka-line breed na sila, parehas na Vandenbroek.